Ako po si Evelyn Lacar. Regular employee po ako ng Ministry of Social Services and Development, Province of Maguindanao. Assigned po ako sa area ng Municipality of Pagalungan. Ang main purpose po ng trabaho talaga namin is to serve social services para sa mga tao ng Pagalungan. Ang purpose ato sa profiling, nakita na mo ang advantage. Sa part ng MSSD, ma-update namin kung ilan talaga ang total number ng senior citizen, unvaccinated at saka vaccinated. At the same time, makikita rin namin doon kung sino pa yung mga taong bedridden na matatanda. At itong mga tao na ito, itong mga matatanda na ito, is existing pa rin hanggang ngayon, buhay pa rin. Kasama namin na nag-profiling ang the whole staff ng MSSD, and then may representative galing ng barangay kagawad ng bawat sityo. So nagbahay-bahay kami, tapos yung mga bahay na yon, kung may mga matatanda, talagang automatic kinakandak yung interview. Siya yung magbibitbit ng ID, siya yung magbibitbit ng barangay residency. Ang NCSC, naghatag sila forms, katutong among gibasihan, nag-validate yuta. Kung hindi dun sa forms na yun, hindi namin matatrack na ilan na lang talaga yung matatanda. After ng interview, dinidikita ng sticker na nagpapatunay na itong bahay na ito is nadaanan talaga ng mga nagkandak ng profiling. Talagang meron na kaming updated na tinatawag na senior citizen list. We've been implementing programs for senior citizens with guidance of WHO. Ay nagkaroon na mas clearer directions kung paano ang proper implementations at ang targeting ng senior citizen ay nagiging klaro kung paano natin i-utilize ang appropriated funds natin for senior citizen. Pagalungan is one of the low vaccination rate for senior citizen. Kaya naging initially, sila muna yung tinitingnan natin as a starting point para magiging reference din o magiging baseline ng other municipalities. Ako po si Ani Sultan Matalam. Nakatira sa Barangay Poblasyon, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Kasalukuyan, ako po ay 68 years old. Mula 2013 hanggang sa kasalukuyan, ako po ay barangay kagawad ng poblasyon. Dito sa tabi namin, maraming senior dito. Sabihan ko sila na hanapan kayo ng bakuna. Ang sagot nila sa akin, hindi naman kami lumalabas. Dito lang kami sa bahay. Hindi talaga maalis sa mindset nila na may mangyayari sa kanila. During the profiling, sumasama po ako sa aming mga BNS, mga midwives, DSWD na rin ang mga kasama. Tinutulungan ko sila mag-ano doon sa kung saan may mga senior. Tapos, in-encourage doon sa mga senior citizen na huwag kayong matakot. Nagkaroon ng yung house-to-house vaccination. Kaya yung iba na hikayat na rin na magpabakuna. Thank you.
Ang akong pangalan ay si Bacoludan Daniel Awal. 68 years old na ako ngayon. Ang among gipuyan karon diri Barangay Galakit. Binigyan kami ng sis ng aming barangay at Imis Isli na talong, kamatis, kaluyot, ampalaya, saka okra, merban chili. Tinuruan kami na kahit yung mga sako, pwedeng taniman. Kini nga mong garden diri, pasalamat mi kinapusla na mo sa dugay na kayo. Kay katong seed nga yatag sa mo, mo pagyapo na yamong yarbis. Di na tamaka pali dito sa kuan kay darata sa mong tugaran. Ang kumakain ng mga gulay namin ay kami rin mga senior. Yung mga senior dito sa aming kapitbahay. May vitamina kasi ang mga gulay. Kailangan sa mga matatanda na. I am Dr. Idaya Patron. I am a commissioner assigned to partly of BARM. The older persons have very great potentials yet. So we have to take care of the older people because they are very good resources of wisdom, experiences, talents, skills. LGUs should learn from the experience of Maguindanao and even other places that have started their AIDS-friendly communities and cities. Ngayon, we have a Senior Citizen 2023 to 2025 Development Plan approved and endorsed and adopted by the Sanggunian Palalawigan. The plan covers three frameworks with the active, productive, and healthy aging senior citizen wherein, in the active, we will be encouraging more senior citizens to be organized and participate with the government in the different communities. With the healthy, of course, making sure that our senior citizen would still be healthy and safe pa rin, no, sila in the community. The productive naman, they are still clamoring ika nga na makabigay pa rin ng tulong sa mga family nila. We design appropriate programs, livelihood interventions para sa kanila na angkop naman sa edad nila. Ang gusto natin, no, dito na yung provincial government could be senior citizen friendly, mapapakita natin that our senior citizens still enjoying their lives, accessing different resources natin sa provincial government and also the services natin. Nabati na mo nga ang atiman sa gobyerno, samtang buhi pa ta, nakita pa na ito ang itabang sa gobyerno nga. Abisag din naman pa ngayon, itaga, nagyapong ka diritsyo. Sa mga darating na panahon, ang gusto kong makita sa mga senior citizen ng Pagalungan, gusto ko silang masaya, gusto ko silang active sa lahat ng programa, at saka yung mindset nila dapat kung ano man yung gagawin ng senior, sali na lang sila doon. Yun yung vision ko na bongga ang mga matatanda sa Pagalungan. Talagang produktibo sila, malalakas ang matatanda, healthy sila. Kung ano ang Pagalungan ngayon, kung naging asenso ang Pagalungan, part yung mga senior citizen ng Pagalungan.